Kamusta tropang kalapatids? Ngayon ay Sabado. Na-load namin kagabi yung mga panlaban natin para sa second lap ng derby. Ngayon, papakita ko sa inyo itong si Red Check mamaya. Kasi nagkahirapan tayo nung first lap. 530 lang ang nag-lock sa amin sa 1,597 birds. 1,000 birds ang di nag-lock, first lap pala, kaya talagang nahirapan yung mga ibon natin. Kung napanood yung video namin ng first lap, dalawa lang ang nakapagpaklak natin. Pero may umuwi pa tayo kinabukasan na dalawa. Kaya tatlo niload natin, yung isa, itong si Red Check, iniwan na namin. Kasi nagka-problema siya. Ito, papakita ko sa inyo itong naging problema ni Red Check. Ayan. Kung mapapansin nyo, sunog yung ano niya. Ginupit na namin to para sumingaw, bubunutin na namin yung buntot. Umuwi siya ng sunog yung mga buntot niya. Ayan o. May sugat pa nga siya dito. Mapapansin nyo, ayan o. Lahat ng ano niya, stick na lang natira ng mga buntot niya. Ayan. Kaya hindi na siya talaga pwedeng i-load. Ayan o. Sira-sira na. Bubunutin namin para gumanda. Actually, hindi lang yung buntot, pati yung pakpak, kung ang sinyo, sunog. Kaya buti, nakauwi pa siya. Oh. Sunog, oh. Ito isa. Sunog. Sunog na sunog lahat. Kaya talagang bubunutin to lahat, paunti-unti. Para mailaban natin siya susunod. Ayun, sa kabila. Umuwi siya ng mabaho pa to sunog. Sunog na sunog siya. Buti, nakauwi pa sa ganitong kalagayan. Matibay ito. Kahit di siya nag-clock, umuwi. Para mailaban natin siya sa susunod. Ang palagay namin na nangyari sa kanya, basang-basa siya, tapos dumapo siya sa mga sa linya ng kuryente. Kasi hindi naman sasabog 'yun eh, pag sa isang linya lang ng kuryente dumapo yung kalapate, hindi naman siya makukuryente. Kasi conductor din naman ng kuryente itong mga kalapate kahit tayong mga tao. Ang naging problema lang dito siguro, basang-basa siya, siguro tumukot, uminom, basa. Saka siya nagpahinga sa ano, sa may kuryente. Kaya siguro ang nangyari, yung kuryente na dumaloy sa kanya, lumabas sa mga dulo ng pakpak na basa niya. Kaya ang naging sanhi, nasunog. Nasunog yung mga dulo niya. Kasi dumaloy sa kanya yung mga kuryente, nabasa siya. Yun, ayun yung naging sanhi ng pagkasunog ng mga dulo niya. Eh dulo lang ng mga ano eh, mga pakpak sa buntot niya naubos eh. Dulo lang. Kaya talagang 'yun ang palagay kong nangyari na kuryente na ano siya na, sa may kuryente. Kasi ko sa kaalaman nila hindi makukuryente ang ibon, makita niyo naman na dumadapo sa kuryente. Basta isang linya lang ng kuryente. Hindi siya makukuryente. Dumadaloy lang sa katawan ng kalapati sa ng mga ibon, kahit anong ibon na dumadapo sa kuryente. Dumadaloy lang sa katawan nila yung kuryente sa isang linya lang. Pag nagtama sa dalawang linya ng kuryente, doon na yung sumasabog sa mga linya ng kuryente. Yan. Kaalaman nyo yan. To, ano yan? Facts yan. Totoo yan. Tapos, eto. Ayun yung naging problema natin dito sa kanya. Palagay ko, basang-basa siya. Galing siguro sa tukod, uminom sa mga ilog o kaya sa bukid. Saka siya nagpahinga doon sa taas ng kuryente. Kaya, ayun ang naging epekto sa kanya. Yan o. Buti nakauwi pa siya. Yung mga ano, halos wala na yung mga pakpak niya. Ayun, sinecheck natin eh. 2 times pooling winner to. Isang second place sa BFRC. 10th place sa UBFRC. May 3 certificate na siya. Kaya maganda na napahinga na. Sa susunod, mailaban na lang ulit natin siya. Okay na rin na umuwi siya. Maganda yung homing niya. Pinilit niya kahit may diferensya na siya. Ayan. Puputuli namin ito mamaya. Kasi ginupit na namin para sumingaw lahat. Ito, gugupitin naman namin pakpak pa unti-unti. Ito, may sugat pa siya dito. Nasunod din yun sa puwitan niya. Kasi yung mga bahaging basa ng mga ibon eh. Kaya nangyari. Kayo kaya, sa tingin nyo, ano kaya nangyari dito kay Red Check? Papakita ko rin sa video yung naging picture niya nung umuwi, yung sinend sa akin.
Ayun kaya ano teorya nyo. Pero yun ang pinaka teorya ko na sa kuryente to. Kasi wala naman, hindi naman posible, imposible naman bumaba yung ibon sa may sigaan o kaya sa mga may apoy na masusunog sila. Saka kung doon man sila sa apoy yung maano, hindi naman masusunog siya ng dire-diretso eh. Kung may masunog man, konti lang. Eto, ang lahat eh. Saka dulo-dulo lang. Kaya yun yung palagay ko. Tingin nyo kung ano, comment kayo kung ano yung nagtingin set sa inyong tingin. Yan. Ngayon, papahinga muna natin siya. Summer race, abangan nyo ulit siya. Lilipad natin ulit. Makaka-recover na siya nun. Pahinga siya ng south race. Summer race, mailipad natin siya ulit. Yan. Ngayon, papalitan na natin pangalan niya. Papangalanan natin siyang si, ano, si Red Nitro. Yan. Kasi may mga nag-comment. Nakawin natin yung post ko. Sa sobrang bilis daw, umapoy yung pitan. Yan. Nitro daw. Ayan, ipapangalan natin sa kanya. Si Red Nitro. Yan. Silaban na lang ulit natin siya sa summer race. Abangan nyo. Bata pa naman to. Nag-iisang taon pa lang to. Kaya okay na mapahinga siya. Sa summer race, ano natin, mailalaban ulit natin siya. Sana maging maganda pa rin performance niya. Sayang lang ay hindi natin nakita masyado sa dulo. Nagkahirap pa ng first stop. Yun lang tropang kalapatid. Salamat sa suporta nyo. So, abangan nyo yung video sa bukas, yung release natin. Ilagan, Isabela kami bukas. Second lap ng derby. Tatlo niload natin. Dalawa yung live doon na nag-lock no, ano, kung napanood nyo yung first lap. Yung isa kinabukasan ng entry namin siya ng 6 laps. Abangan nyo yun bukas. Maraming salamat sa suporta nyo. Sana ma-recover natin agad tong si Red Nitro natin. Kasi palagay ko may ipapanalo pa to sa summer race sa susunod na taon. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.